Tensyonado ang mga tagpo nang ilipat ang ospital ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte Sabado ng madaling araw. Ipinakita sa press con ng Philippine National Police kanina ang video na yan. Particular ang pagtulak umano ng hepe ng security ng vice na si Colonel Raymond Lachica sa hepe ng Quezon City Police Health and Dental Clinic na si Lieutenant Colonel Von Jason Villamor. Dahil sa insidente, kaya nagsampan ng reklamong direct assault, disobedience to authority at brave coercion si Villamor, kasama si QCPD Director Police Colonel Melesio Buslig laban kina VP Sara at Colonel Lachica. Ito is nangangalugan na nobody is above the law. So kung meron paglabag, ay ating sasampan ng kaso. Hindi po namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan nung time ng we were at the Veterans Memorial Medical Center. In the performance of our duties, and then naging ganun pa. Bukod sa VC at kay Lachica, kasama rin sa reklamo ang ilang John Doe's at Jane Doe's. Kasunod ng reklamo ng pulisya, tinanggal muna bilang security ng VC ang mga sundalong kasama niya noon, kabilang si Colonel Lachica. We received a subpoena from the Philippine National Police, no? At iimbestigahan yung mga members ng DPSPG. Hindi pa namin alam yung specifics nung kaso, no? Or yung investigation. But because may subpoena sila, it means to say that hindi nila kayang gampanan yung tungkulin nila to protect and secure the Vice President. That is why we are temporarily pulling them out, replacing them. Meron pa rin siyang security composed of Philippine National Police members and AFP. Ang mga inalis sa sundalong security, pinalitan ng 25 pulis at itinalaga na sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Sabi ni VP Sara, maghahain din siya ng kontrareklamo laban sa pulisya. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Hinihingan pa namin ng pahayang si Lachica. Si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon naghahay naman sa Korte Suprema ng disbarment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa vice, naniniwala siyang hindi tatayo ang mga inihahandang reklamo laban sa kanya, kabilang ang umano'y grave threat at paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil sa mga pahayag niya laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Value, it will not hold water. And then, ang pangalawa is yung grave assault. I believe, pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, na tatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Sinisimula na ng DOJ at NBI ang imbestigasyon kaugnay nito. Nangako rin silang susundin nila ang due process. Pakaasa po si VP Sara at ang taong bayan na magiging parehas po ang NBI. Wala po kaming kikilingan. Kung ano po yung facts na makuha namin, yun ang ilalathala namin, yun ang i-re-report namin sa DOJ. Iimbestigahan din namin, tatanungin din namin si VP Sara, sino ba yung nagtetret sa kanya. Muli ring iginit ng vice na totoo ang banta sa kanyang buhay. Nakakahiya raw ang sinabi ng PNP na wala silang impormasyon sa umano'y banta sa vice. Nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. May duda raw siya kung bakit hindi ito pinapansin ng administration para makaupo si Speaker Martin Romualdez. The Vice President is the first in line
So ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang Presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ang reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin niyan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, babalik na naman tayo kay Martin noon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution. Kung ngayon naman ang usapin sa pagpapa-impeach umano sa kanya, sabi ng Bise. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas naman ang waldas ng pera at pagtakpan ng pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako. At sa tanong kung may pag-asa pa sila magkaayos ni Pangulong Marcos, ito ang tugon ng Bise. I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear. It is clear, ma'am, na na parang they are really going after me. Hinihingan pa namin ng pahayag ang mga nabanggit ni Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.